guys, ngayon nandito na naman tayo sa Christian Garden. Ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano magpunla ng bugimbilya. Guys, sa pagpupunla kasi ng bugimbilya, guys, meron kasi dalawang paraan kung paano magpunla. Yung isa guys, ICU, then yung isa yung ituturo ko sa inyo ngayon. Yung gagawin kasi natin ngayon guys, magtutusok lang tayo sa seedling tray ng mga bugimbilya. Doon natin siya pabubuhayin. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung gagamitin natin na ipa. Guys, kung makikita nyo dito sa kanan, ito yung ipa na bago pa lang guys, bagong uwa pa lang siya na ipa. Then dito sa may gitna, ito yung ipa na gagamitin natin sa pagtatanim sa seedling tray guys ha. Kung makikita nyo to guys, 6 na buwan pa lang namin itong binubulok. Then ito ang gagamitin natin. Tapos guys, dito naman sa kaliwa, dito naman yung bulok na naipa. Isa't kalahating taon na namin itong binubulok guys. Halos lupa na siya guys kung makikita nyo. I-compare nyo siya dun sa may gitna din sa ano. Dito durog na talaga. Tapos guys, nandito nga pala yung mga ano pala guys na napabuhay na namin na bugimbilya. Tama ba? Guys, ngayon tuturuan ko na kayo kung paano magtanim sa seedling tray. Guys, kung makikita nyo itong mga ano guys, meron ng ready dito na guys na ano, na mga itutusok na lang natin. Ito guys, yung mga yan guys. Ano yan? Yung buds niya guys, 4 lang. 4 to 5. Ay, hindi, 3 to 5 pala guys. Kasi kung mabibilang nyo, 1, 2, 3, 4. 4 to guys, itong buds nito. Ito yung guys, yung buds guys, yung pagtutubuan ng ano guys ha. Huwag kayong magkakamali dun. Tapos guys, ipapakita ko na sa inyo ngayon kung paano magtusok. At saka guys, kung ano nga pala guys, itong mga sanga pala na itutusok pala natin ngayon dito guys. Ano pala to guys? Mga matured na sanga na to guys. Hindi ito yung mga talbos guys, hindi kayo pwede magtusok dito ng talbos. Kasi guys, yung pag gusto nyo magtusok ng talbos, ang paraan naman dun guys is yung ICU. Ibang video naman yung guys, tuturuan ko rin kayo kung paano magtanim nyo. Kung paano gawin yung ICU sa bugimbilya. At saka guys, isa pa pala, nakalimutan ko. Pagka magtutusok nga pala kayo dito guys, make sure na ano, 1.5 inches, okay na yung ganun guys, mga ganito. Kasi 1 inches din kahati, ganun. Ang pagtusok natin ganun. Isa't kalahati lang. Ganyan. Then, ganito. Paano ito sa din, isiksik natin. At saka guys, kung isipin nyo, mas madali magpunla sa ganito guys, sa seedling tray. Kasi, kung makikita nyo, dikit-dikit sila tapos, napakaliit lang ng espasyo nito pagka ilagay niya sa gilid. Okay, ito, dagdaan pa natin. At saka guys, siguraduhin nyo nga pala na ano ha, pagka magtutusok kayo guys, nasa ibabaw yung tinik. Kasi, kadalasan kasi ganun talaga eh, pagka ano, dun sa baba yung dahon, dun sa taas yung tinik. Baka kasi kuminsan kayo mapagbaliktad nyo kung saan nyo itutusok, kasi hindi mabubuhay yan pagbaliktad. Ito guys, unsiksik ulit. Huwag naman yung todong siksik talaga na halos hindi na makahinga. Yung tamang siksik lang. Ayan. Kasi yung iba pa. Ayan. Siksika natin ulit. Asa guys, pagka dito pala, makikita nyo na yung resulta nito ng mga 25 days guys. 25 days to isang buwan, makikita nyo na yung resulta nito. Makikita nyo na siya na may mga talbos na siya, may mga ugat na. Ito guys. Ito pa. Wait lang. Siguraduhin mo natin sa taas yung tinik. Baka baliktad eh. Mahirap na mamaya magtusok tayo dito guys. Patay pala kasi baliktad lahat ng itusok natin. Tapos guys, dito guys sa may kabila guys, ito yung mga napabuhay na natin na bugimbilya. Ito yung mga napabuhay na namin. Ito guys, oh, sample lang ko kayo na may mga ugat na guys. Ito guys, oh. Itong mga bugimbilya pala na to guys, ano na to guys eh, may higit isang buwan na to. May higit isang buwan na to na bugimbilya. Kuha pa tayo na isa. Ayan guys, so kung makikita nyo ang dami ng ugat. Iba pa. Ito, ang dami ng ugat.
Itong mga na to guys, ano na to ah, mahigit isang buwan na to guys. Dami. Tapos guys, tuturuan ko rin pala kayo guys ngayon kung paano magtanim, kung paano na to ilipat sa ano, sa paso or sa saan nyo man siya gusto ilipat. Sa mga usog lang natin sa dito. Kabila. Tapos guys, ngayon ipapakita ko sa inyo. Kasi guys, di ba, ito yung naalala nito yung bagong ipa. Tapos din dito yung bulok na ipa guys. Ngayon paghahaluan natin sila. Ang halo kasi nito guys is 60% sa bago, then 40% sa luma. Paghahalo tayo ngayon. Kasi ganito ginagamit namin dito sa garden guys eh, na ipa. Pinaghahalo namin to. Then ito. Ano to guys ha, ito yung bulok na ipa tapos bago. Bulok na ipa, pinaghalo natin guys. Kasi guys, hindi tayo pwedeng gumamit kasi guys ng sobrang bulok na ipa eh. Kasi pag gumamit tayo ng sobrang bulok na ipa, katulad yung pinakita ko sa inyo, mag-i-stack kasi yung tubig guys. Kasi para siyang ano eh, para siyang lupa guys. Then hindi naman din tayo pwedeng gumamit ng bagong ipa kasi masusunog yung bugimbilya natin. Kasi ang bagong ipa kasi guys, sobrang init eh. Kaya nga natin siya binubulok para hindi siya mag-init ng ano. Ngayon guys, ito na ano na natin. Kaya itatanim na natin siya ngayon dito. Ito guys oh. Siguro guys, siguro maglagay muna tayo ng mga kalahati. Kalahati din. Sukatin natin ito kung ano pa. Malalim pa guys. Itagaan natin. Ito guys oh, mukhang sakto na ito guys. Medyo ano na. Ayan. Lagyan natin sa gilid. Ayan guys, kung makikita nyo, ganito lang kami magtanim ng bugimbilya guys, napakadali lang. Kung may mga bugimbilya din kayo guys sa bahay nyo guys, madali nyo na mapaparami yun. Magputol na lang kayo ng mga matured na sanga. Mapaparami yun yung bugimbilya nyo. Ayan. So guys, ito na yun natanim natin na bugimbilya ngayon guys. Tapos guys, tuturo ko pa pala sa inyo ngayon kung paano naman ang pagdidilig sa ganito guys. Nakalimutan kasi banggitin kanina guys kung paano pala magdilig sa seedling tray pagkatapos ng pagkatapos niyo siyang may tusok pala dito guys. Meron pa pala ano niya sa pagdidilig guys. Ang pagdidilig kasi dito guys, kung makikita niyo naman dito guys, yung pinaglalagyan namin ng mga seedling tray is hindi ganoon kalilim. Ano lang siya guys, yung greenhouse lang guys, yung plastic. Yun lang yung protection niya guys sa init. Tapos ang pagdidilig pala dito, ano guys, kung makikita nyo kasi siya ano eh, kailangan bago kayo magdilig, tuyo na dapat yung ipa. Itong mga ipa na to guys, dapat tuyo na yan bago kayo magdilig uli. Kasi guys, hindi pwede yung magdidilig kayo every other day katulad ng ibang bugimbilya. Kasi umisang kahit tatlong araw na yung nakalipas, basa pa din yung mga ipa, basa pa din itong mga lupa niya. Kaya hindi pwedeng, hindi tayo pwede magdilig pag ganun, kailangan matuyo muna siya. Basta monitor nyo na lang to guys, i-check nyo na lang siya lagi.